Sa ibang balita, isang binatilyo ang patay matapos pagbabarilin sa barangay Commonwealth Quezon City kagabi. Base sa investigasyon ng pulisya, posible na pagkamanan lang daw ang biktima at ang target ay ang kanyang kapatid. Balitang hatid ni Oscar Oida. Patay ang 16-anyos sa kinilala sa pangalang Carlo Morales matapos pagbabarilin sa may basketballang ito sa may Kaunlaran Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Nasa alas 9 ng gabi, nanonood lang ng mga nagbabasketball ang biktima ng lapitan ng tatlong suspect na armado mano ng 9mm at 45 caliber na baril. Oh, ayon sa ano, sa nakausap nating testigo, eh dalawang motor ang ginamit. Yung isa may kaangkas, yung isa wala. Sa kanila, hiwa-hiwalay doon ang posisyon itong tatlong to. At yung isa ay lumapit doon sa biktima nga natin at sinilip muna yung muka bago siya pinutukan. At pagkatapos itong mga kasama naman niya, hinabol. Napuruan sa ulo ang biktima, dahilan para agad siyang bawian ng buhay. Bagay na di naman matanggap ng ama ng biktima. Anya, wala daw kaaway ang kanyang anak na si Carlo. Wala lang tayong magagawa dyan. Kung nang kamali man sila, patay na yung anak ko eh. Dapat sana sinigurado nyo kung iyon ang kalaban nyo. Iyon ang kinatarget nyo. Base sa inisyal na pagsiyasat ng mga polis, tila na paggamalan lang umano ang biktima. At ang posibleng target daw talaga ng mga suspect ay ang kuya ni Carlo. Ang marahil kasalanan lang umano ng biktima ay sinuot nito ang pinagpalitang damit ng kuyang kagagaling ng umano sa away. Yung kuya niya ang may suotong damit kahapon. Eh, sa pagkakaalam nila, yung kuya niya nagkaroon ng kaaway. So, sinuot niya ngayon yung damit ng kuya niya, hindi pa nalalabhan. At saka yung isa pang malaking factor doon, malaki ang pagkakahawig nila ng kuya niya. So, yung posibilidad na titingnan natin ngayon is napagkamalan lang talaga siya. Sa mga sandaling ito, patuloy ang pagkalat ng mga pulis, ang ebidensya at mga saksi na makakatulong sa pagtukoy sa mga suspect. Oscar Oida, GMA News.